Doon pa lang mga kababayan, sablay na, very responsible. Ang kwento mo tungkol sa House of Representatives, tapos ang source mo galing sa Senado, ano ang tawag doon? Kundi ano, irresponsible ano, news gathering. Palibasa po, wala mang mga alam sa journalism. O, yung mga ano, mga naghanap ng trabaho po, gusto ninyo po ng mataas na sweldo? Ano niya Mr. Maravillas yung qualification? Basta mahilig kayo sa marites. Pwede na ang trabaho po, mag fake news, ano? Peddlers? Ang sweldo po, 100,000? Saan niya Mr. Maravillas yung trabaho niya? Sa Isiminay? Ito po yung balita dito na pinablish ng Impact Leadership. Ang laki pala niya Mr. Maravillas ang sweldo. Daig pa ang regional director? 100,000? 100,000 monthly salary of fake news peddlers. Kailangan niya Mr. Maravillas? Baka magsara na yung Isiminay. Yan lang po. Habang hindi pa po nagsasara, medyo matagal-tagal pa siguro kasi siyempre magsasagawa po ng mga series of hearings sa Congress. Siyempre kakalkalin kung may mga previous violations na po na nagawa sa kanilang prangkisa. Ito nga po yung latest sa Manila Standard, NTC Broadcaster C, potential SMNI violation with speaker job. Kita ninyo mga kababayan, kaya pala niya Mr. Maravillas si Harimau nagpanik na, humingi na ng saklolo sa mga media workers. Malayo po na saklaluan siya ng mga media workers. Bakit niya Mr. Maravillas? Ito po, basahin ko na lang sa inyo. Sabi dito, Roque versus Roque on press freedom. Former presidential spokesperson Harry Roque once berated a reporter in defending Duterte's attacks against the media, is now calling on media professionals to stand with FBI. Most wanted Apollo Quiboloy on the SMNI, which is supposedly facing the threat of franchise revocation. Roque said that the threat to SMNI's franchise is a threat to the right of free press. Eh, hindi po ako may gawa niyan. Impact Leadership po ang gumawa niyan. Noong October 11, 2021, on ABS-CBN, sabi niya noon, no one has ever been censored in the Philippines. You cannot blame Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their powers. You see, mga kababayan, madaling makalimot si Harimau. Kasi niya Mr. Maravillas, pabalik-balik kay ano, pabalik-balik sa China. Baka naiwanaan niya sa China yung utak niya. Ni Harimau. O nga no. O ngayon, ito na yung sinasabi niya, November 30 on SMNI. Sabi niya, muli sa ating mga kasamahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Hindi na naiya si Harry Roque, mga kababayan, na magsalita ng ganyan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kompletong kwento tungkol sa napakagandang trabaho ng maging fake news peddlers, 100,000 ang sweldo. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Meanwhile mga kababayan, sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
We also offer GrabCar rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific in other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Banga Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos ba? Ayos na ayos ang niya, Mr. Maravillas. So, ito po yung balita ngayon. Sabi dyan, 100,000 monthly salary of fake news peddlers. Oh, ito po sila, inamin nila na hindi totoo yung kanilang akusasyon kay Martin Romualdez na gumastos daw mga kababayan ng 1.8 billion sa kanyang travel expenses. At ang source, hindi man po sa House of Representatives, sabi ni Ka-Eric, taga Senado daw. Doon pa lang mga kababayan, sablay na, very irresponsible. Ang kwento mo tungkol sa House of Representatives, tapos ang source mo galing sa Senado, ano ang tawag doon? Kundi ano, irresponsible ano, news gathering. Palibasa po, wala mang mga alam sa journalism. Biglang pasok lang po. Hindi po sila mga ano, accredited members ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya wala silang sinusunod na code of ethics. Ayan tuloy, sunog mga kababayan. Tapos ang sweldo, 100,000 pesos. Sabi dyan po, paychecks of Sunshine Media Network Internationals, laban kasama ang bayan anchors Lorraine Marie Badoy and Jeffrey Ka-Eric Celis, were revealed during the House Committee on Legislative Franchise Hearing. Badoy, who is also former Anti-Communist Task Force spokesperson, and Celis received 100,000 monthly as broadcast personalities ng SMNI. Ayan po mga kababayan, ang sweldo ng pagiging fake news peddler, sabi ng Impact Leadership. Hindi man po ako yung nagsabi, kinukot ko lang po yung Impact Leadership. Pilato ulit po ako, hugas kamay. Poncio Pilato. Sa bagay, inadmit nila na mali yung akusasyon nila, mga kababayan, laban kay Martin Romualdez. Sabi doon sa investigasyon ng ano, ng Kongreso, ang layo naman niya, 1.8 billion yung sinasabi ninyo. Eh, based on records niya, pwede naman kayong magtanong rito sa Senado niya yung source ko. Of all agency ng gobyerno, yung ina-accuse mo, yung Kongreso, yung House of Representatives, pagkatapos, kukuha ka ng data at sasabihin mong reliable source mo, hindi man yung House of Representatives mismo, kundi yung taga-Senado, 35 million lang po, mga kababayan, yung whole Congress, yung gastos, at si Martin Romualdez, more than 4 million pesos lang po ang gastos sa traveling expenses. Malinaw po na paninirang puri kasi nagsususpit sa sila na si Martin po tatakbo na presidente sa 2028. Sige kasi ang doda ninyo. Wala mang sinasabing ganon si Martin Romualdez. Sige lang ang doda nila kasi ang gusto nilang tumakbo, si Inday, di patakbuin ninyo. Ano man ang problema ninyo? Kung halimbawa si Inday tumakbo at si Martin tumakbo, wala bang karapatan yung tao? Ang problema sa inyo, ginagamit ninyo yung broadcast para gibain si ano, yung programa ninyo, para gibain this early, gamit yung fake news. Si Martin Romualdez, yan tuloy, sunog kayo agad. Yes, sabi po ni Congressman Pimentel, tingin ko niya, gawa-gawa man lang ninyo. Kung wala niya kayong source, ay gawa-gawa nyo lang yon. In short, Mr. Chair, it's very clear na ginagamit lang ng SMNI
to have a smear campaign against Congress. Ang dami niyong violations. Ayun, mga kababayan, malamang matuluyan po, matulad sa ABS-CBN, yung SMNI. O ngayon, mga kababayan, yung NTC gumagalaw na rin. Ayan po, NTC. Broadcaster C, potential SMNI violations with speaker jab. Sabi rito sa balita ng Manila Standard, the National Telecommunications Commission and the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas identified potential violations by Sunshine Media Network International or SMNI after one of its anchors claimed Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos on travel in a year, an allegations debunked by officials of the House of Representatives based on their official records. Tapos, mga kababayan, wala nang ano, wala na yata ng bertod yung power po ni Gibbs, hindi niya ma-stop yung stop yung investigasyon ng Kongreso at malamang pati yung possible closure, pagbawi ng franchise ng SMNI, hindi niya ma-stop. Di ba ba? So sabi dyan, the allegation made by SMNI host Jeffrey K. Eric Celis and SMNI program Laban Kasama Ang Bayan was discussed during Thursday's House Committee on Legislative Franchises hearing. There appears to be infractions anya on certain provisions of the franchise, particularly the reference provision on Section 4 on the responsibility of franchisee not to use the station or its facilities for the dissemination of willful or false information. Sabi po ni NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco. Tapos, mga kababayan, malinaw po doon sa, no, sa hearing na willful po. Talagang sinasadya nila para gibain si Martin Romualdez. Grabe kasi po, mga kababayan, yung ano, insecurities ng mga kampo ni ni Inday. Kung insecure kayo, adi humiwalay na kayo. Di ba? Si Inday hindi pa man humihiwalay kasi alam niya, pag humiwalay sa siya unity, bubulusok. Yung kanyang approval ratings, mga kababayan, bubulusok bigla. Ang labas niyan, babalik na lang siya, mga kababayan, sa Davao. At tatakbo na lang na mayor. Grabe naman, anya, Mr. Maravillas, kung ganon. Malamang po, iyong mga kapartido niya po, pati yung sa Hugpunga, sa members of the Hugpung, hindi lang PDP Laban, lumipat na po kay Martin. So ano ang ibig sabihin nun? Kung wala nang matira siyang kaalyado, kung di si GMA na lang. Ano ba? Iinan dyan anya si Super Ate, Mr. Maravillas. Iwan ko po kung si Super Ate sumustain sa kanya hanggang dulo. Di ba? Ikong makita ni Super Ate na peligroso, bibitawan siya niyan. Di ba? Sabi rito, Blanco was referring to the provision in the Republic Act number 11422 which granted a 25-year franchise renewal in 2019 to SMNI, legally operating as Swarasug Media Corporation of the Philippines. KBP Vice President for Legal and Regulatory Compliance Group, Rodolfo Hularbal, said, a possible violation by SMNI is for allowing unaccredited announcers such as Celis and co-host Lorin Badoy to go on air. Tama po, mga kababayan, yun ang violation kasi kami po na mga members ng KBP, galing po kasi ako sa mainstream media, you will not be allowed na mag on air hanggat hindi ka pumapasa sa KBP ano examination. Kailangang i-master mo muna yung code of ethics, broadcast code of ethics. Then after that, may yearly po na sinasagawa na KBP examination. Pag pumasa ka, accredited ka na officially. Tapos, yung KBP, mag-i-issue po ng KBP ID. Mayroon po kami niyan. Pero subject for renewal po siya. Parang yung license na nag-expire. Ito pong mga so-called commentators
announcer ng SMNI, wala man po palang KBP accreditation. Tapos, inadmit nila doon po sa committee hearing. Sabi po ni Hularbal, si Celis Anya at si Badoy were not accredited as anchors, contravening KBP rules. He said KBP member networks mandate lectures on the code of ethics for anchors and reporters along with an accreditation exam. O ngayon, pati yung KBP po, magsasagawa na rin po ng investigasyon. Pati nga po si Maudigs, hindi man dapat siya maging host na. Regular na po yung nangyayari, regular host na ng gikan sa China, gikan sa masa, para sa masa. Dapat niyan may KBP accreditation. Kasi po, yung bibig niya walang prino, yung mga pagmumura niya on air, bawal po yon sa KBP rules, sa Code of Ethics, inalaw mismo sa programa nila ni Kibbs. Liable po talaga sila, yung management mismo, yung SMNI. Kaya malamang po, mag-party-party na si Vice Ganda. Kasi matutulad sila, mga kababayan sa ABS-CBN. Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Tiermax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.